Alright, what's up mga kamismo? Ngayong araw na ito ay nandito kami sa Arzu, Algeria, dito sa North Africa. Nandito kami para sa unloading. Pero ngayong araw na ito mga kamismo, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga grab ng crane at kung anong trabahong ginagawa ni electrician dito. Sino nga bang electrician yan? Ipapaliwanag ko mga kamismo kung ano nga ba yung common na ginagawa ko bago dumating ng puerto kapag gagamitin yung mga crane grab. So wala naman na tayong hinihintay. Intro na tayo. Let's go! Okay, konting ikot-ikot lang muna mga kamismo at enjoyin muna natin yung view. Bago tayo mag-proceed sa topic, ayan, kitang-kita naman na napakalinaw ng tubig at napakaliwalas ng paligid. Naglalakihang mga bato at nakapalibot din ang mga bundok. At napansin ko sa lugar na to mga kamismo, ang daming mga planta. Pero solid din yung lugar nila dito mga kamismo dahil well-maintained at napakalinis. At dahil busy na sila dito sa pupa at nakaka-istorbo na ako, maiwan ko muna kayo mga sir. Mawalang galang na po sa inyo at ako'y magba-backward na. At heto na nga mga kamismo, ayan yung mga grab namin. At naka-ready na yung mga gamit ko na ilalagay sa grab. At hayaan nyo munang itour ko kayo sa grab room ko dito sa accommodation kung saan nakalagay lahat ng accessories ng grab. Dito na rin ako nagcha-charge ng aking mga batteries at storage na rin lahat ng mga accessories at mga materials na gamit ko tuwing magkakandak ako ng mga maintenance. Itong mga gamit na to mga kamismo ay naabutan ko na lang din, inayos ko na lang at ito'y aking mini-maintain para din naman sa akin para hindi ako mahirapan every time na may kukunin ako dito sa loob. So kung nahihiwagaan ka kung ano nga ba yung trabaho dito sa mga bulk carrier, eto na yon mga kamismo. Heto yung charging area ko ng mga grab batteries. Bago dumating ng port, sinisigurado kong full charge yan lahat at naka-install na syempre sa mismong grab para once na pagdating sa puerto ay anytime pwede nang gamitin. At ayan mga kamismo yung panel ng mga provision crane namin at nandito din sa gilid yung accommodation ladder. Heto kamismo yung mismong grab battery. Mabigat to. Wala lang, na-share ko lang. Heto yung socket, outlet, then ito yung source niya. Switch. Ginawa na lang din to mga kamismo nung dating electrician na na-assign dito sa sinasakyan kong barko. At heto naman ang mga battery charger namin. Meron din ako ditong toolbox, nandyan din yung mga controller ko ng mga provision crane at iba pang anik-anik, so tara na. At heto na nga mga kamismo, bit ko na ang mahiwagang trolley namin na naglalaman ng PCB module devices at merong ding air breather tsaka yung tools kong gamit sa pag-i-install nito. Dito mga kamismo, makikita nyo yung actual na pag-i-install ko nito at bigyan ko na rin kayo ng konting idea kung para saan nga ba yung mga devices na ito. Unahin ko muna tong grab number 4. Ang tawag nga pala dito mga kamismo ay electro-hydraulic clamshell grab. Hinango sa ngalan ng mga kabibe. Tsaka yung ano niya, yung style or yung design. Ayan, nasa loob na ako ng grab. Napakalaki nito mga kamismo at sobrang dami ng kayang i-lift nito. Ang madalas na chine-check dito mga kamismo, itong kanyang oil level. Laging i-maintain lang ito dapat sa above minimum level niya. Hindi na siya visible pero may markings na ako dyan. Tapos double checking din, baka merong leak. May mga history kami dito na nagkaroon ng leak yan dahil tumatama sa kargada. At yun siguro yung dapat na i-improve pa noong mga supplier nito. Punta naman tayo dito sa kabila. Dito sa kabila, ang makikita nyo dito is yung kanyang electrical box. Ayan. Tapos itong sa kabila, yan naman yung kanyang manual operation para hindi mag-close yung grab once na inangat. Mechanical tool lang yun mga kamismo. Then nilalagay lang siya dun sa pinaka-loob na merong stopper para hindi ma-release ng hydraulic yung grab para hindi siya mag-close. Kasi once na nilift yan, yung hoisting niya ay iikot, then may tendency na mag-close if ever na hindi nakalagay yung manual na tool niya. Sa pag-install ng mga devices mga kamismo, kailangan may dala din kayong mga basahan. Dahil kahit mga watertight yan mga kamismo, pinapasok pa din ng mga tubig. Grabe ka naman sa mga naka-plural pa.
Pinapasukan ng tubig mga kamismo. Yung iba kasi nababaraduhan yung drain niya. Yung ibang grab naman walang butas. Kung kaya sa aking preventive measure, nilalagyan ko yan ng garbage bag or plastic para hindi mabasa at maapektuhan yung aking mga electrical device sa loob or electrical wires. At ito na, lagay na natin yung battery niya. Itong battery na to ay tumatagal ng 180 hours. Depende yan sa mga specification mga kamismo ng grab. At saka syempre, lumuluma yan. Yung capacity ng battery umihina sa katagalan. Kaya yung sa akin, every 24 hours, nagpapalit ako ng battery para makaiwas sa tawag, dahil pag electrician ka sa mga bulk carrier mga kamismo na may mga crane, para kang doktor, on call ka. Kung kaya panigurado puyat-puyat ka pagka ginamit yung mga crane grab ng barko. Pero given na yon, dahil kasama talaga yon sa duties and responsibility ng electrician, kung mga minor-minor lang naman, madali lang naman i-rectify. Then if ever na mga major works na, katulad ng nagka-problema halimbawa yung mga mechanical parts, to the rescue naman yung ating mga kasamahang taga-makina. Sunod naman natin ito, yung kanyang PCB module or electronic module. Heto naman kamismo yung kanyang mismong receiver, kasi merong remote ito na nag-uutos sa kanya upang mag-open tsaka mag-close. Then i-re-receive ng module. Ang module naman magbibigay ng signal para sa mechanical part ng grab, at dito na magsisimula yung hydraulic system. Sunod naman natin mga kamismo itong kanyang hydraulic tank air breather. Heto yung kanyang mga function mga kamismo, pinag-research ko na kayo. Kailangan ito mga kamismo para mag-workout ng maayos yung ating crane grab. Sa pagtatanggal ng bolt nito, kailangan dahan-dahan lang dahil meron itong pressure. At heto, iparinig ko sa inyo mga kamismo yung pressure release. Ayun na yun, hindi naman siya ganun kalakas. Dobling pag-iingat lang para safe lagi tayo sa trabaho. Then isalpak na natin to. Ayan, at number 36 yung kanyang bolt. Bigyan ko na din kayo mga kamismo ng mga common na na-encounter kong trouble dito sa grab. Karaniwan may mga leaking. Kung minsan naman hindi maiiwasan dahil operation yung system, nagpupondo ng hangin. Ang tendency nito, hindi magko-close ng maayos yung grab. Magiging rason para matapon yung kargada. Kaya dyan na papasok si electrician para i-trouble. Ibi-bleeding lang naman yon mga kamismo. I-re-release lang din yung hangin na pumasok sa loob ng system. Siguro gawan ko na lang yun ng panibagong vlog na mas detalyado, at ipapakita ko sa inyo yung step-by-step procedure para magkaroon na kayo ng idea kaagad. Dahil ako mga kamismo, todo research ako bago umakyat. Kaya lang, wala akong makita sa YouTube. Kaya yung mga na-experience ko ngayon, napakalaking bagay dahil natutunan ko. Nung unang sabak ko dito, takot na takot ako dahil sobrang laki ng mga grab na to. At saka yung operation, talagang napakadelikado. Kaya kailangan maingat lang sa trabahong ginagawa. Dahil sobrang risky talaga mga kamismo. Kaya triple ang pag-iingat dapat. Hindi ko nga ma-imagine na makakayanan ko tong trabahong to. Pero dahil sa tiwala, nakakayanan ko din naman at nalampasan ko. Maging honest lang kayo mga kamismo para mag-guide kayo ng mga ahead sa inyo or yung mga superior ninyo, para pagka na-experience nyo na, alam nyo na yung gagawin at hindi na kailangan pantawagin sila. At nang sa gayon, mapanindigan mo ang pagiging electrician mo dito sa barko. At isa din pala ito mga kamismo, yung sa ini-inspection, yung wire. At kapag may mga patid-patid na, kailangan ng palitan yan kaagad. Kaya ayan, ngayon, yung mga kaibigan natin sa kubyerta, nagpapalit sila ng hoisting wire. At meron din nga palang mga greasing point yan mga kamismo na ginagrasahan para maging smooth at swabbing swabe yung bawat hagod ng mga wires. Okay, at mabalik tayo ulit dito mga kamismo. Ipakita ko lang sa inyo yung mga terminal port niya para magkaroon kayo ng idea. Dahil minsan lang to, ang hirap hanapin ito sa YouTube. Ayan, from electronic module, pupunta yung wire, papunta sa battery. Then itong hawak ko na wire, galing to sa grab mismo, papunta naman ito sa module. Ito naman yung sa holding contact niya, taga-utos na, sige, isara mo na ako. Sige, buksan mo na ako. Tignan natin yung itsura nito. Tanggalin lang natin yung lock. Medyo nahirapan ako kasi one hand. Ayan, meron siyang tatlong terminal.
1, 2, 3. At pakita ko naman sa inyo itong electronic module kung anong itsura niya sa loob. Ayan. Meron itong power switch button, fuse, microcontroller, capacitor, diode, IC, timer, resistor, at meron din mga relay contact, LED, at marami pang iba. Sa ngayon, mga kamismo, pinower on ko lang siya. Plinag ko yung battery niya, kaya merong ilaw. At dahil malayo pa naman kami, hindi ko muna ito plinag para iwas na din sa discharging ng battery at makaiwas sa short circuit kapag umulan at pasukan to ng tubig. At ayun nga, yung hinihintay natin mga kamismo, nakarating na kami sa puerto. Pinasingaw na rin yung mga bodega. Ayan, kitang kita naman. At meron akong good news kung napansin nyo yung mga naglalakihang mga crane. Isa lang ang ibig sabihin yan mga kamismo, hindi gagamitin yung mga crane namin. So, port crane ang mga gagamitin. Mas okay ito, pabor to sa amin mga kamismo, dahil iwas sa dagsa ng madaming tao. Dahil pag crane yung ginamit namin, may mga estiba na mga sasampa. Hindi lang isa yun, kundi marami. Dahil may watcher, may foreman, may crane operator, at napakarami pang iba, mga leadman. Lalo pa at medyo critical dito sa area na to, security level 2, kaya doble ang pag-iingat. So, paano ba yan mga kamismo? Sana nagustuhan nyo yung video na ginawa ko para sa inyo. Baka hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit mo na yung notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong i-release na video. Nag-upload ako ng mga electrical works, engineering works at iba't ibang buhay namin dito sa barko. So paano ba yan? Shout out sa inyong lahat. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli mga kamismo. Bye-bye!